Well, I just finished pharmacokinetics, o yung movement ng ano, yung dosage ng dosage calculations. In other words, so may mga natutunan na ako, no? Intravenous IV is inside the veins. Alam na natin 'yon. But yung natutunan ko is yung breakpoint index. O kung gaano karami yung concentration ng isang antibiotic o ng isang gamot sa ating plasma. Siyempre, alam naman natin, pag plasma, related yun sa ating white blood cells na lumalaban sa mga infeksyon na pwedeng pumasok sa katawan natin. And then, yung bioavailability na fraction ng gamot na ininom natin orally na nakarating sa ating circulation system. So, denoted by percent F. So, yun yung plasma concentration, no? Yung loading dose is ano, plasma distribution times volume distribution over bioavailability. So, yung bioavailability, availability ang medyo mahaba-haba ang formula, pero your percentage yung bioavailability kasi fraction. So maganda ring matutunan natin, isipin muna lang kung ilalagay natin sa software yun. At saka itong mga trip rate o yung ano, yung bilis ng pagdaloy ng gamot sa katawan natin. Yung time niya is expressed in hours, and then yung substance mismo is in milliliter. At syempre, nakaano din yung sa dosage ng mga bata. Yung importante sa mga bata, yung pediatric dosage, factor din yung body surface area. So, body surface area is ano, expressed in square meters. Siguro yung height ng tao, yung weight din is factor. So, milliliter per minute, milligram per minute, mga ganun. So, yun lang yun. Maganda rin matutunan natin yun para meron tayong gabay. Paano kung nilagay mo sa software, no? Agawa ka ng mobile, ala, palimbawa. Malaking tulong yun. At saka hindi lang para sa software, eh. Kung may idea ka sa mga bagay na ito. So pagka pag nawala, pag nalaman mo yun, maganda yun. Maganda yun na ganun. Kasi pag inistrakan ka ng doktor, kung may background ka dito, hindi mo na pagdududa na ba't ganito karaming dosage. So yun. So, hindi ka na magtatanong ba't ganun yung dosage, ba't napakalakas ng gamot mo. Kung may idea ka nito, at lalo na yung intravenous o yung inside the vein, yun na lang, eh. Intravenous kasi sa biology ko na na-encounter yan. Yung IV. Tatawag sa biology ko lang narinig yan. So, yun lang.